aking yung virtual cocinera. Sa araw na ito, gusto ko ipakita sa inyo na isang napakasarap na menu. Ang tawag dito sa ating recipe ay Buttered Garlic Seafood Bowl with Lolita's Kitchen Cajun Sauce. Tara, samahin niyo akong mag-review. Hipon, alimasag, squid, meron din tayong butter, sibuyas, bawang, at yung ating Cajun sauce. Meron din tayong mais. Ang gagamitin natin na ating cooker ay yung ating 7-quart wok. So, start natin sa pagpapakulo muna ng wok. Maaari na nating ilagay una yung ating mais kasi ito yung matagal maluto. At isabay na rin natin yung ating mga clams. Hayaan lang natin itong maluto hanggang mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede natin silang hanguin na at ilagay sa ating 3-quart strainer. At isabay na rin natin yung ating mga hipon. Hayaan lang din natin itong kumulo hanggang sa mag-pink ang color nila. Pag pink ng color nila, ibig sabihin, luto na yan. Kaya hanguin natin ulit yan. Pansin ninyo, yung mais, iniiwan natin kasi matagal yan lumambot. Isunod ko na ngayon yung ating hiniwang squid. So, pakuluan lang natin ito ng 3 minuto kasi pag lumampas doon, maaari itong maging overcooked at titigas siya. So, after nito, hanguin na rin natin pati yung ating mais. At isunod na natin yung ating butter. Kapag tunaw na yung ating butter, ilagay na natin yung ating bawang. Magigisa tayo. At maglalagay pa ako ng isa pa dahil mas maraming bawang, mas masarap. Patuloy lang natin itong igisa at isabay na natin yung ating sibuyas. Haluin lang natin ito hanggang sa maging transparent yung ating sibuyas. Ang Cajun sauce ilagay na rin natin. Ang ilalagay ko ay isang buong bottle para mas masarap. Lagyan natin ng tubig na pinagkuluan kanina ng ating mga seafoods. Isang cup lang ang nilagay ko. Haluin natin ito at hayaan lang natin siyang kumulo. Kapag kumukulo na yung ating ginisa na merong Cajun sauce, ilagay na lahat natin yung mga seafoods. At haluin lang natin ito ng mabuti. At nag-corporate na ang Cajun sauce sa seafoods, pwede na itong iserve sa ating table. This is our finished product. Let's eat!